Magandang araw sa lahat, ito po si Teacher Bong para sa ating AI Turo. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa Music 6, Quarter 2, Week 2, Part 3. Ang ating competency ay galing sa K-12, reads simple musical notations in the key of C major, F major, and G major. Ang ating code ay MU6ME-IIA-1. Ito ay pangatlo na sa ating series ng musical notations ng C, F, at saka G major. Bago natin mabasa ang anumang musical notations, syempre, kinakailangan natin na alam natin yung mga notes, yung mga clefs, at saka yung time signature. Sa part 1, pinag-usapan natin dito yung sharps at saka flats o tinatawag natin ng mga accidentals. At sa part 2 naman, pinag-usapan natin yung scales of C, F, at saka G major. So kung hindi nyo pa napag-aralan itong mga to, o kaya naman ay gusto nyo ma-review muna ang mga ito, ay ang ating mga links sa mga videos na ito ay nasa baba sa description. Pakiclick na lang. So sa part 3 naman, which is yung pang-anim sa listahan natin, kinakailangan natin ngayon kompletuhin yung mga skills na napag-aralan natin dun sa part 2. Dahil dun sa part 2, pinag-usapan natin ay tatlo sa bawat isang skill. Meaning sa key of C, napag-aralan lang natin dito yung pattern na 1-4-3, which is C-E-G. Sa key of F, yung F-A-C. At saka yung G is yung G-B-D. Kung paano nabuo ang mga major patterns na to ng 1-4-3. Pero ito ay tatlo lamang. In every musical skills, meron tayong pito. Bakit pito? Hindi ba kapag tayo gumagamit ng sofa syllables, yung do, re, mi, fa, so, la, ti, pito yung mga yon. Or walo kung pag-uusapan natin yung octave. Pero ibig sabihin, meron pa tayong nawawalang apat pa sa bawat skills para makumpleto natin yung ating mga majors ng C, F, at saka G skills. So, as a review, ito yung naging lesson natin sa part 1, yung whole step at saka half step. Alam naman natin na WS means whole step at saka HS means half step sa ating lesson. Sa bawat whole step, tinatawag din natin ito na tone, o kaya naman half step, tinatawag naman natin ito na semitone. Ibig sabihin nito, kapag nakita natin WS, whole step yan. Sa ating lesson, napag-usapan natin na ang major scale ay meron siyang ganitong pattern. Whole step, half step, whole step, whole step, whole step, at saka half step. Samantala, sa isang minor scale, for the purpose of discussion, ay tatakil lang natin ng konti, ito naman ay merong pattern na whole step, half step, whole step, whole step, half step, whole step, whole step. In reality, ang idea ng major at saka minor scale ay nakaakma sa mga piano o sa mga keyboard. Pero pag-usapan natin yun later on, madidiscover natin yan. No? So pag-usapan natin yung whole step at saka half step. Alam naman natin kapag ka whole step, ito ay dalawang hakbang, dalawang step. Ibig sabihin, para itong mga stairs, hagdanan, no? Na bawat isa sa mga ito ay magiging nating mga apakan. So ito yung magiging first, second, third, fourth, and so on and so forth. So, pag sinabi natin whole step, mula sa ating pinagmulan, mag-step tayo ng dalawa. Kung pinag-usapan naman natin ay half step, mag-step lang tayo ng isa. So, paano yon? Halimbawa, pag-usapan natin sa C major scale. Unahin natin na C major scale na, scale na kanyang foundation, ang kanyang base note ay yung C. Kaya nga tinawag siyang C major scale dahil nagsisimula siya sa C. So, ito ay C. From C, meron tayong whole step na iti-take. Ibig sabihin, dalawa yon. So, 1, 2. Nag-stop tayo ngayon sa D. So, kasama sa major scale ng C, ang D. So, meron na tayong C, meron na tayong D. Dalawa na. And after nito, so wala na to, meron daw tayong whole step daw na i-step natin. Meaning, dalawa na naman. 1, 2. Nag-stop tayo ngayon sa E. So, tatanggal na natin to. Ibig sabihin, kasama ang E sa C major scale. So, meron na tayong tatlo. Next, whole step daw. Meaning, isang step lamang. Hindi kamukha nung dalawa na tumama tayo sa black keys. Wala tayong tatamaan dahil wala namang black key dito. Diretso na tayo sa F nga natin. So, therefore, paano yan? Isang step lang daw ang kailangan. So, isa. So, yan na ngayon yung kasama. Meron na tayong C, meron na tayong D, meron na tayong E, at saka meron na tayong F ngayon sa ating C major scale. Pero, ang next natin ay whole step na naman.
So, dalawang step na naman to. Mag-step tayo ng 1, 2. Nag-step tayo sa G. Therefore, ang G ay kasama sa C major scale. Next, meron tayong whole step na naman. Mag-step tayo ngayon ng dalawa na naman. 1, 2. Nag-step tayo sa A. So, therefore, ang A ay kasama sa C major scale. Then, followed by whole step na naman. 1, 2. Nag-step tayo sa B. Kasama ngayon ng B sa C major scale. And finally, yung half step natin, which is 1 sa C, para makumpleto yung isang octave. Therefore, ang ibig sabihin, ang nakita nyo ngayon, ang kasama sa C major scale. Ang C, D, E, F, G, A, B. And babalik na naman to sa C. Kung pag-uusapan natin yung major scale na pinag-usapan natin nung part 2, makikita natin dito, ito yung C, E, at saka G. At ito ay kasama pa rin dun sa major scales. Yun nga lang, kulang pa ng apat na binubuo pa ng D, ng F, ng A, at saka ng B. So ngayon, nakumpleto na natin ang ating C major scale. Ang minor scale naman, kung pag-uusapan natin yung minor scale, ito naman ay magbababa ng isa. That is why magiging itong C. Tapos, ito ay D major or kaya E minor and then G. Now, ang scale degree ay tinatawag natin called to every note in a scale regardless of the scale itself. Kanina nakita natin yung C major scale. Ibig sabihin dito ay meron tayong ginagamit na do, re, mi, fa, sol, la, ti o so, fa syllables sa lahat ng musical scales. Yun nga lang, ang do, re, mi ay pwede rin natin siya makabigyan ng name ng 1, 2, 3, 4 or Roman numerals. Ne? And pwede din natin itong gamitin na ang do, yung pinakauna nating note, yung ating base note, ay tinatawag din natin siyang tonic. Ang re ay supertonic, ang mi ay mediant, ang fa ay subdominant, ang sol dominant, ang la ay submediant, ang ti ay leading tone. And then babalik na naman tayo sa first tone natin, which is the tonic na do. So ito ay konting papyaw lamang dahil mag-focus tayo sa pagbabasa ng ating musical note. So therefore, kung yun ang ibig sabihin, kung naalala nyo pa, doon sa lesson natin sa part 2, na pinakita natin doon na pagka ito ay papunta sa kaliwa, ang pitch na nadidecrease ay nagiging flat. At ito naman ay nag-i-increase, nagiging sharp sa mga black keys. Depende kung saan kayo sumusulong. Kung kayo ba ay papunta dito sa right or papunta sa left. Kung papunta sa left, gagamitin natin yung mga blue, yung pitch decreases, mga flats. At kung papunta sa right naman, ito ay pitch increases, ay kulay red naman. Kung ang ginagamit natin ay mga black keys. Kung white keys, wala naman tayong problema doon. Dahil wala naman tayong sharp at flat sa mga white keys. Black keys lamang meron. So therefore, sa C major scale, based sa ating discussion kanina, ito ay magsisimula sa C. Ang C ang kanyang base note. Ang C ang kanyang do. Next, ang re ay D. Ito ang kanyang mi, fa, sol, la, ti. Bago siya bumalik sa do. Therefore, ang do, re, mi, fa, sol, la, ti o yung so fa syllable ng isang complete C major scale ay magsisimula sa C, D, E, F, G, A at magtatapos sa B sa isang scale. Kung octave ang pag-uusapan, babalik ito sa C. Therefore, malalaman din natin ngayon based on this idea or definition na ang C major scale wala siyang inaapakan na kahit isang black keys. Wala siyang kahit anong accidentals. Kaya nga sa music, pinakapundasyon natin sa paggawa ng mga notes ay ang C major scale o yung C. Dahil wala nga ito na kahit isang accidentals, kaya hindi ito mahirap intindihin. So therefore, ang C major scale ay no black keys. Wala itong accidental, wala itong sharp, wala din itong flat. Kaya nga, una natin didiscuss ang C major scale. Next, so ang C major scale ay binubuo therefore ng complete version nito ng C, D, E, F, G, A, B bago bumalik sa C. Ito rin ang kanyang Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti bago bumalik sa Do. So yan na yung kabuuan ng C major scale. Paano naman ang F major scale? Alam lang natin yung tatlo. Meron pa tayong apat. Paano natin itong madidecipher ngayon? Para nakuha natin to, balikan natin yung pinaka-pundasyon natin, which is yung
pagbibigay ng whole step at saka half step, yung pattern na ginagamit natin sa isang major scale na kanina ginamit natin sa C major scale. So ito yung whole step, half step, whole step, whole step, at saka itong half step. Ha? Yan. So paano natin gagamitin yan? Sa F major scale, syempre, nagsisimula ito sa F. Kasi nga, F major scale. Ito yung kanyang base o kaya kanyang root na note. So since dito tayo magsisimula, gagamitin natin ngayon ito bilang unang step natin. Meron doon tayong whole step. Ibig sabihin ng whole step, katulad ng lesson natin kanina, dalawang step tayo. So meron ba tayong block na tatamaan? Meron. So meron tayong 1, tapos 2. So ngayon, ito na ngayon yung ating kasama sa F major scale, yung G. Then, next naman is whole step na naman. So meron tayong 2 steps dito dahil whole step, 1 and 2. Then, hindi siya whole step ang susunod. Half step ito. So therefore, mag-step tayo ng isa. 1. So maaaring ito ay A sharp o kaya B flat. Mamaya di-discuss natin yung tungkol dito kasi kinakailangan isa lang naman ang letter name na gagamitin natin. Next is whole step na naman. 1, 2. So nag-step tayo sa C. Then, whole step na naman mula sa C. 1, 2. Nag-step tayo sa D. Mula sa D, whole step na naman. So dalawang step na naman to. So 1, 2. Nagkaroon na tayo ngayon ng dalawang step. And meron na naman tayo, yung last natin, yung half step. So step tayo ng isa, 1. So therefore, ang F major scale ay ganito ang kanyang itsura. Yun nga lang, balikan natin yung problema kanina. Hindi naman tayo pwede maglagay ng dalawang letter name or dalawang definition ng isang accidental. Kasi nga, ang mangyayari, magiging siyang masyadong mahaba, masyado siyang lengthy, at nakaka-confuse ito. Kaya nga, kung halimbawa sa problema natin ito, meron tayong A sharp at saka B flat, kinakailangan lang tayong mamili ng kahit isa sa mga to. Of course, technically speaking, kung going to the right tayo, to the right, di ba? Ang mangyayari ay sasabihin natin, okay, dahil nag-move tayo from left to right, ito ay dapat A sharp. Tama naman yung idea na yun. Yun nga lang, may problema tayo. Anong problema natin? Ang problema natin ay ito ay meron ng A. So ang F major, meron na siyang A kanina kasi magkakaroon naman siya ng A sharp. Dalawa na ang kanyang letter name na A. So para to balance it off, kailangan natin piliin yung isa. At the same time, tignan natin mabuti, nilaktawan natin yung B. Dahil nga sa pagbibilang natin, whole step ito. So naging itong 1, 2. O kaya ito naman ay nasa half step, 1. Kaya wala tayong letter B. So therefore, para makumpleto natin parang sa ABCD, kinakailangan natin ilagay. So nawawalang ito ay kinakailangan natin ilagay dito yung B. Bakit B? Kasi nga, B ang nawawala sa letters natin. Meron tayong A, C, D, E, F, G, A. So wala tayong B. Kaya ang pipiliin natin sa dalawa ay hindi A sharp dahil may A na nga kanina at nalaktawan ng B. Gagawin natin ngayon na ito ay B flat. So between A sharp and B flat, pipiliin natin si B flat. Hindi dahil ito ay papunta sa right or papunta sa left. Kundi dahil ang scale natin, meron na tayong A. So hindi na ito pwedeng gamitin ng A sharp. At nawawala pa tayo o wala pa tayong B, so pwede natin gamitin yung B flat. Therefore, ang ating F major scale ay binubuo ngayon ng F, G, A, B flat, C, D, E, bago tayo bumalik sa F. So ito ang F major scale ngayon. Pito lamang to, no? Sinalagay ko lang lagi yung isang F para ipakita na yung ating octave na nababalik tayo dyan. Ibig sabihin, kahit pasulong tayo ng pasulong from left going to the right, we will be following the same pattern yan. Next. So, ang F major scale ay meron siyang B flat. Therefore, sa F major scale, hindi kamukha ng C major scale na walang flat, walang sharp, walang accidentals, walang black keys. Pagdating sa F major scale, meron kang isang black key na dapat na laging tamaan at isang white key na hindi mo pwedeng tamaan. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng tugtugin ang B. Dapat ito ay B flat. Ang F major scale ay may isang flat and that is the B flat. Next, paano naman ang G major scale? Paano naman natin ito ngayon kukunin? Katulad na kamukha ng sa C at saka sa F,
meron pa rin tayong pattern, which is yung whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. At ang ating G major scale, syempre ay magsisimula sa G dahil ito ay nasa G major. So mula dito, susundin natin yung pattern. Sabi dito, whole step, meaning dalawang step ito. So mag-step tayo ng 1, 2. Lumitaw ang A. So cancel na natin yung unang whole step. Next, whole step na naman. So dalawa na namang step. 1, 2. Nag-stop tayo sa B. So cancel na natin yung whole step. Next, half step naman. So isang step lang to. 1. So nag-stop tayo sa C. Mula sa C, whole step na naman daw, dalawa. So 1, 2. Nag-stop tayo sa D. Then whole step na naman, dalawa na naman. 1, 2. Nag-stop tayo sa E. And then whole step na naman. 1, 2. Nilaktawan natin ng F dito, tayo ay tumama sa isang accidental na F sharp o kaya G flat. So kinakailangan na naman tayong mamili mamaya dyan ng letter name na gagamitin. And then ito ay half step, isa na naman. So 1, G. So therefore, ang ating G major scale ay G, A, B, C, D, E, at saka yung ating pag-uusapan mamaya, pipili tayo, and then G. Tingnan niya mabuti yung ating sequence. So meron tayong A, meron tayong B, C, D, E, blank, G. Kung papapansin ninyo, may isang letter na nawawala para makumpleto nating alphabets natin, na A, B, C, D, E, F, G, ganyan, no? So ngayon, kung nawawala ngayon yung isa sa mga yun, pansinin natin na meron tayong dalawa na magiging option dito. Gagamitin ba natin yung F sharp? O gagamitin ba natin yung G flat? So kayo, decide nyo nga. Bigyan ko kayo ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So ang ating gagamitin para dito ay, para dito sa ating F sharp o kaya G sharp, G flat ay, tingnan natin, wala tayong letter F. Since wala tayong letter F, F ang gagamitin natin na pagpakita para makumpleto natin A, B, C, D dito. And then, ito ay hindi naman F lang kasi yung F nilaktawan nga natin, di ba, sa pagbibilang natin. So dapat ito ay F sharp. Therefore, the G major scale is composed of G, A, B, C, D, E, F sharp, at saka G. Na kung saan, meron tayong isang sharp. Ibig sabihin nito, bawal nating gamitin ang F na white key ng isang keyboard or piano. At ang imbis na gamitin natin yon, lagi nating i-skip yon, at dapat ang ating laging pipindutin or gagamitin lang is yung F sharp lamang. Therefore, ang isang G major scale ay mayroong isang sharp, at ang sharp na yon ay ito na F sharp. Yan ang gagamitin natin. In summary ngayon, ang C major scale ay binubuo ng C, D, E, F, G, A, B, C. Wala tayong kahit anong sharp, wala tayong kahit anong flat. Pagdating naman sa F major scale, binubuo ito ng F, G, A, B flat, C, D, E, F. Samantala, ang G major scale naman ay binubuo ng G, A, B, C, D, E, F sharp, at saka G. Therefore, pagdating sa sharp at saka sa flat, ang C major ay 0 sharp and 0 flat. Ang F major ay 0 sharp pero 1 flat. Ang G major naman, or ang F major pala, ay meron siyang flat, ito ay ang B flat. Ang G major naman ay may isang sharp pero wala itong flat. Ang kanyang sharp ay yung F, kaya F sharp ang ginagamit natin dito. Therefore, kung gagamitin natin yung sofa syllables, yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, no? Ang C major scale ay merong ito kanyang mga do, ito yung kanyang do, si, ito yung re, yung di, yung mi ay e, yung fa is F. Ibig sabihin, ang F at saka G major, hindi naman nila susundan porket ang C major scale, ang kanyang do ay C, lahat dapat ang do nila is C. No. Ang F major scale, lagi ang magiging do niya is F.
Dahil ito ang kanyang base o kaya yung kanyang root note. So kung C major, dito magsisimula, o kaya dito, depende kung ano kang octave, yan, dito magsisimula. Sa F major scale, magsisimula siya lagi sa F, ito ang kanyang do. So sa C, ito yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Sa F major, ito yung do, re, mi, tapos fa, sol, la, ti, do. Sa G major naman, itong kanyang do, itong kanyang re, mi, fa, sol, la, ti, do. So ito ngayon ang kabuuan ng ating lesson para sa part 3. So again, balikan lang natin ano ba yung ating pinaka-competency para sa lesson na ito. Ang ating pinaka-competency ay read simple musical notations in the key of C major, F major, and G major. Ito po si Teacher Bong nagsabing stay home and stay safe. Salamat sa pakikinig.